Hello guys, welcome to my channel. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay how to run a business flower shop. Pag nag-operate ka ng business na flower shop, kailangan alam mo yung pangangalaga ng mga bulaklak. Tulad ng mga rose. Anong baguhan ako nagtitinda ng bulaklak, lagi ako namamatay ng bulaklak kasi hindi ko alam ang gagawin. Akala ko ilalagay lang sa tubig, okay na siya. Tatlong araw, patay ang lahat ng bulaklak. Ang dapat gawin, katulad nito, nilinisan ko na siya. Ayan. Nilinisan ko siya. Tapos yung mga petals, yung pinakalabas nito, yung pinaka huling-huling petals niya, tatanggalin mong ganyan. Yung may mga sira, yung may mga itim. Parang gulay din siya. Mahayaan tulad siya sa repolyo na pag itininda mo ay tatanggalin mo yung sa cabbage, tatanggalin mo yung mga outer skin niya, yung layer, para magsariwa yung paninda mo. Ganon din yung bulaklak. Lilinisan mo siya, tapos tatanggalin mo yung dahon, tapos ikakat mo siya ng cutter, pa-slide na ganon. Tapos, after 2 or 3 days, palitan mo yung tubig, linisan mo uli, at ikat mo ng another 1 inch. Kung maiksi naman yung bulaklak mo at masyadong iiksi na siya, kapuputol at na kung hindi naman masyadong mabili yung bulaklak at aabot siya ng isang linggo, putulan mo lang ng half inch. Kasi baka naman hindi pa nabibili, ganyan na yung bulaklak mo, kapuputol mo. Dito kasi sa Middle East, madali lang ang sa flower shop kasi ang uso dito lahat may cooler. Sa Pilipinas, hindi tayo gumagamit ng cooler. Ang ginagawa naman natin sa Pilipinas, tinatakpan lang siya ng plastic. Yung iba naglalagay ng cortal o medical ba yun? Yung mga pain reliever. Yung iba asukal. O kaya isang drops na chloro, konti lang sa timba, tapos sinilagay mo rito. Kasi yung Clorox, disinfectant siya, tapos hindi mababaho yung tubig ng bulaklak. Kasi ito, pag madumi na, nagdudulas-dulas siya, magbabaho yung tubig, tapos madidisinfect siya. Kaya yung maglalagay ka ng konting drops ng chloro kasi yung para ano sa mga yung lumot, di siya magdudulas-dulas yung tubig. Yung bulaklak mo mananatiling sariwa. Yung iba naman, yung asukal naman, pang ano rin yun. Hindi naman sa tubig, pampasigla ng bulaklak para yung bulaklak mo hindi siya agad mamamatay. Tapos sa Pilipinas, ito, kung wala kang cooler, nakatakip lang ng ano yan, sa timba, yung timbang malaki, nakatakip lang siya ng plastic. Tapos nakaharap lang sa tindahan, di ba? Karamihan ng tindahan ng bulaklak sa Pilipinas, open yung harap. Dito, ang mga tindahan ng flower shop, naka-aircon, bukod pa rin sa aircon, nakalagay pa ito sa cooler, may sarili na siyang cooler. Kaya dito, hindi problema ang pagtitinda ng bulaklak. Tapos, sa pricing naman, tatansyahin mo yung ano, kung tutubo ka rin sa ibebenta mo, huwag namang masyadong mataas, huwag naman din masyadong mabababa, kasi i-ano mo dun yung oras ng trabaho mo, yung papamili mo, magta-travel ka dahil sa Pilipinas, magta-travel ka pa sa mga bilihan ng bulaklak, yung mga wholesale. Dito naman mas madali rito kasi tatawagan mo lang, i-deliver na sa'yo. Katulad nitong solidago, kailangan nililinis din, hindi basta ilagay mo lang sa tubig eh, ox na siya. Kailangan linisan mo rin. Ganyan. Kung ano yung kamay nyo, kailangan mag-gloves kayo. Ako nag-gloves kasi minsan nagpuputok-putok yung aking kamay sa bulaklak. May chemical kasi ito. Ito, mga galing to sa gawing Africa, Colombia, Ecuador, America, at India. Yan yung pinagagalingan ng mga bulaklak namin. Yan, lilinisan mo siyang ganyan.
Yung iba naman, Pepsi naglalagay sa tubig dito. Kasi sugar din siya eh. Pampa, ano siya, pampala, pampasigla siya ng bulaklak. Tapos sa Pilipinas, pag nag-flower shop ka, ang mga karamihan lang naman, may kasamang balon. Dito, pag flower shop, gift shop na rin, tapos nagagawa na rin ng balon, nagagawa ng mga event sa labas, yung nagkakasal. Maraming trabaho rito. Sa Pilipinas, kung bulaklak ka lang, bulaklak talaga eh, karamihan. Tapos dito, walang patay na inaayusan ng bulaklak. Sa Pilipinas, may patay, kaya dapat may mga design ka nung paano gagawin mo sa burol. Dito naman sa mga kasal karamihan. Kasi puro kasal lang naman inaayusan namin dito. Sa ating kasal, birthday, saka yung mga party, tapos yung patay nga, maraming bulaklak kailangan. Marunong ka iba gumawa ng mga stand, yung matataas na stand, dito naman di uso yun. Ayan, nilinis ako na siya. Tapos na-experience ko rin na maglagay ng bulaklak sa hotel, weekly ang palitan. Kailangan yung bulaklak nagtatagal siya. Ito, ini-scope ako pa ito sa ano, sa gripo, ginaganyan ko siya. Para kung ilagay mo siya sa tubig, kasi sa hotel tubig, saka base lang ang nilalagay namin. Kailangan 1 week siya bago palitan. Yun na, ano kayong discarte na yun. Matagal siyang mamatay. Tapos puputulan mo para pag in-stack mo sa cooler at hindi na mawari, halimbawa walang bumili ngayong araw na ito, magtatagal siya. Yan. Dito ko muna hihahalo. Kasi konti lang naman laman ito. Dito mostly ang bulaklak namin rose at yung tinatawag natin Malaysian na chrysanthemum sa Pilipinas, abadsyams tawag dito yan, yun ang mga bulaklak, tapos carnation. Pero pinakamabili rito yung rose red, kasi pag naiba na kulay at yellow, nasabihin pa sa inyo customer hindi yan rose, ang alam lang nilang rose is red. Yan, ganyan. Nililinis ko lang yung mga bulaklak ko. Pero hindi na ako naglalagay ng ano, dito sa tindahan, hindi na ako naglalagay ng Clorox. Doon sa hotel na, pag na may nakontrata akong hotel, naglalagay ako ng ano, Clorox. Para yung bulaklak. Weekly kasi ang palitan na. Kaya nung pumapasok ako sa hotel, 4 beses lang ako papasok. Ay, sa isang linggo, 2 beses lang ako papasok. Kasi yung unang araw, maglalagay lang ng bulaklak. Yung, halimbawa, Lunes ko nilagay, Thursday, bibisitahin ko siya, papalitan ko ng tubig. Tapos yung mga medyo namatay, tatanggalin ko lang. Pero another Monday ko siya papalitan, gano'n. Yan, ganyan lang. Tinatanggal yung mga ano. Ito minsan iniipon ko kasi nabebenta dito to, yung ginagawa nila yung pag lalabas na yung kasal o yung papasok sa akin na stage, confetti, pansaboy nila. Sa atin sa Pilipinas, pagkatapos ng kasal, di ba, pag uwi ng bahay, mostly sa Catholic yung ginagawa eh, yung may mga bulaklak, tapos may bigas, may perang mga barya-barya, isasabi sa bagong kasal pagpapasok na ng venue ng reception. Nabibili ito. Ito, ganito. Tapos dito pag flower shop ka, hindi lang flower shop. Kailangan marunong ka rin mag-gift wrapping. Dito yung gift wrapping ng unang taon na nandito ako, eh masyadong maarte. Ngayon simple-simple na lang. Mga year 2004, 2005, 2007, 2008, hanggang 2009, kailangan yung gift wrapping mag-creative talaga.
yung ayaw nila yung basta binalot mo tapos lagyan mo ang ribbon. May mga design. Yung minsan yung gift-wrapping ko dati, lalagyan ko ng goblets. Halimbawa, nag-gift-wrap ko na siya. Doon sa may pinakabuhol ng ribbon, lagyan mo yung goblets. Doon nakaluwa yung bulaklak. Doon, mga ganun. Tapos minsan, yung pinaka pinagtalian ng ribbon, lagyan mo ng design yung mga sa Tagalog, yung tinalaksang kahoy. Hanap ka ng mga patay na kahoy na mga tuyo, bigkisin mo lang siya. Yung binigkis na gano'n, yung katulad ng mga ganito sanga-sanga, bibigkisin, doon mo naman ipapatong yung bulaklak. May mga style lang, ano na, ngayon wala na. Kasi nagtitipid na sila. Balutin mo, lagyan mo ribbon, minsan lagyan ng isang bulaklak, ganyan. Ayun na ang gift wrapping na ngayon dito. Dati talagang creative gift wrapping ang tawag namin. Ayaw nila nang paulit-ulit. Kung ang customer mo 5 beses na bumalik sa inyo, kailangan 5 design meron ka na maipapakita sa kanya. Yan, pinuputulan ko siya, ganyan. Sisip-sip siya ng panibagong tubig. Tapos hindi lang naman lahat ng regalo nila nakabalot. At eto, pakita ko sa inyo kung paano iba. Mga idea ng mga ginagawa rito. Ayan yung cooler ng bulaklak. Ayan yung mga bulaklak. Ito yung gibsopilia sa atin. Aster tawag nito, saka bibis bread. Yes sir. Diba? Sura. Ano sa vlog ng YouTube. Ay, customer. At ito inilagay ko sa yan yung mga bridal ko kay kong yari na kalo sa gitna siya la yan. Ano, na ni ready made ko. Ito yung mga mujasam. Mujasam. Yung tawag dito, yung dito yung mujasam dito ilalagay. Halimbawa ko yung gift nila ayun lang pabalot yung perfume. Lagyan mo ng bulaklak o kaya may pera sila, isabit mo dyan. Ito yung mga ready-made na box, nakaayos, inayos ako. Kung may regalo sila, babalutin lang, lagay na dyan. O kaya yung gold, isabit dito. Yung perfume, o kung chocolate ang regalo mo, yung dyan, lalagay yan. Yeah. Sir, S ang tayab ka? S na ta? Hello, sir. Hello, happy muskin. How is your happy muskin? Ada hag YouTube. No problem. Ay, may mga box sa lagay. Ito yung mga ready-made na lagayan ng gold sa mga engagement ko. Pinaplastikan ko kasi mahirap maglinis, maalkabok. Ito yung sa cutting of cake. Kailang may ganito uso pero papalaos na ito ngayon dito. Yung baso may design, kutsara. Ay, yung tinidor may design. Yung pang-slice ng cake may design. Yan. Yan lang, ganyan. Gusto ko kasi nila iba-ibang style. Okay guys, thank you and subscribe to my channel para updated kayo sa susunod yung mga video. I-click lang yung bell sa tabi ng subscribe. Maraming salamat. Have a nice day.